Samantala, eto na po, dahil patuloy pa rin, eto lang po yate, medyo may pagsisikip talaga ngayon, dahil patuloy pa rin po ang pagdagsa ng mga deboto sa Quiapo Church ngayong First Friday Mass ng 2020. Naroon po ngayon live si Darlene Kai. Darlene, nakagalaw pa ba kayo dyan? Suzy, sabi mo nga, katulad ng sinabi mo, dagsa na yung mga deboto dito sa Quiapo Church. Sa katunayan, hindi na kami halos makagalaw. Dapat may live interview po tayo sa pamunuan ng Quiapo Church, pero dahil hindi po kami makalusot ng aming team doon sa mga nagsisimba, doon sa kapal ng mga tao, ay hindi na po natuloy yung live interview po natin. Ngayon, nandito ako sa Plaza Miranda, sa tapat ng Quiapo Church, at ito yung live situation ngayon dito. Patapos na yung misa ng alas 6 at magsisimula naman yung misa na pang alas 7 ng umaga. Yan, ang nakikita nyo, na dagsa talaga yung mga deboto ngayon dito, dahil bukod sa unang biyernes ng buwan, unang biyernes din ng taon at ng dekada na ito. Kaya naman ganoon na lang kapal yung volume ng mga tao. Mula pa kaninang madaling araw ay ganito na yung sitwasyon dito, at lalo pang dumarami habang lumilipas yung oras. Punong-puno na nga itong Plaza Miranda, at doon sa kahabaan ng Quezon Boulevard, kinain na yung dalawang lanes ng pila ng mga deboto na nakapila para sa pahalik. Suzy, dito rin natin makikita yung epekto ng naging clearing operations ng mga otoridad dito. Dahil wala nang maluwag na yung mga kalye sa palibot ng Quiapo, at pati na rin dito sa Plaza Miranda mismo ay nakakapwesto naman ng maayos yung mas maraming mga deboto dito. At dire-diretso nga yung misa mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ang pahinga lang ay mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Suzy, meron ding bagong ipinapatupad na sistema ngayon dito bilang paghahanda na rin daw sa Traslasyon 2020 sa darating na January 9. Yung entrance na lang ng mga deboto na dadalo ng misa ay doon sa tapat nitong simbahan dito sa Plaza Miranda. Doon sa gilid ng simbahan, yung sa kahabaan ng Quezon Boulevard at doon sa may karyera, ay doon na lang yung exit ng mga attend ng misa. Parang naging one way na lang yung flow ng mga tao dito, para daw mas maging mas maayos, at inaasahan din nga kasi na talagang madami yung mga deboto na magsisimba mula ngayong araw hanggang sa Huwebes. Darlene, may tanong ako kanina na yung latest mula dito sa Quiapo, balik sa'yo. Darlene, may tanong lang ako kanina, nabanggit mo na may mass ng alas 7, pero 7:07 na at marami pa rin tao dyan sa may labas. Ibig ba sabihin hindi na sila makakapasok sa loob at puno na ang simbahan? Suzy, ayun, katatapos lang kasi nung misa, nagsisimula pa lang mag-alisan yung mga tao. Siguro naman dahil kalalabas pa lang ng mga tao, yung kararating lang ngayon ay makakapasok sila. Ito kasi nakikita nyo na yung kahabaan ng, ay kung karamihan ng mga tao dito, mostly dyan ay nakapila para doon din sa santo na nandito sa harap ng simbahan. Pero unti-unti na naman nagsisialisan yung mga tao. Medyo umaaliwalas na yung sitwasyon dito sa mga oras na ito. Pero dahil nagdadating naman yung mga dadalo ng misa na pang alas 7, ay dadami na ulit. Ina-expect na ulit natin na dadami na ulit yung mga tao. Suzy. Alright, maraming salamat sa iyo dyan, Darlene Kai.